Yes, magandang buhay mga kabayan, mga ka-freedom business, mga ka-online all over the world. Ito muli ang inyong lingkod, DJ Double D, para sa ating baka ang biyahe at kwentuhan alamin. Yes, magandang ating episode ngayon mga kabayan. Saktong-sakto naman sa nangyari sa atin, no? Medyo ano pa, kita niya namamalat pa yung ating boses. yan na, thank you Lord. Excuse me po. Ayan po yung ating ano, salamat po Lord sa ating isa na namang araw na makapagbigay ng mga sharing sa ating mga kabayan. Ito kasi nangyari sa atin, ako lately lang, maganda naman kasi actually, no? Maganda yung brand na ito eh. Kumbaga lahat naman niya maganda, kanya-kanya ganda. No? Kasi nagpa-booster tayo, kasi as we speak, no? Ngayon ay January 2022, so kasagsagan ng mga vaccine na ngayon, salamat sa Diyos. So, nasaksakan tayo ng AstraZeneca na booster. Totoo pala yung sinasabi ng mga artista tsaka yung mga iba nating kaibigan. Yung mga, ano, no? Nagpasaksak ng ganyan. Naku, grabe pala ang epekto sa katawan talaga. Lalagnatin ka talaga. Tsaka actually, ako nga eh. In fact, 2 days ako halos na, ano, hindi makatayo. Unang araw talaga, bagsak. Yung pagkasaksak, buti na lang, nung pagkasaksak na yun, nakapag... Dalawang FB live pa ako after nung saksak, kasi inuunahan ko na, in-expect ko na eh. Dalawang FB live, isang webinar na speaker tayo at dalawang presentation online, bali limang event, limang activities agad yung ginawa natin after nung ano, after nung tayo ay tinamaan. So parang ano din yun, naalintulad mo rin sa buhay, dapat pala talaga bilisan na natin ang kilos habang di pa dumarating yan, kasi yun na, after nung kami ay nagpaturok ni Mrs. mga ano yan eh, alas 12 ng tanghali. Tapos after nun, yun na, sunod-sunod ng aking aktibidades online. Tinamaan ako nung ano na, nung matutulog na, siguro doon na nakaramdam yung katawan na, ah, tapos ka na sa ginagawa mo, ah. Salamat sa Diyos at pinalagpas muna. So yun na, pinalagpas niya. Alas 3 kasi ako ng umaga na tapos nun eh, sa webinar. Gawa ng Middle East kasi yung ating ano no, ating sinera ng ating advocacy. So isa tayo sa mga speakers doon. Handog ng Freedom Business para sa ating mga OFWs na kababayan. Libre po ito. Yun po yung ginawa natin. Alas 3, ayun na. Pagigang pagkahiga ko po, nakaramdam ako na parang alam yung hollow blocks ka na nilaglag sa kama. Ganun eh, tapos bugbog sarado. Aray ko po, ang bigat. Pag gising ko kinabukasan, ako ngayon lang ako nagising ng gano'n na tuloy-tuloy ha, yung tuloy-tuloy na tulog, kasi lagi naman ako nagigising eh, body clock ko na yun, nagigising ako ng 5 to 6 a.m. na dumidilat talaga ako eh, minsan inihiga lang, no? Pero ito, worse, alas 12 na, pagtingin ko sa relos, ha, tama ba to? Akala ko, alas 12 ng madaling araw, pero sabi ko, hindi, alas 3 ako natulog eh. Pagkita ko, alas 12 na, at pagtingin ko sa ano, nung ginanuhinawi ko yung kurtina eh, maliwanag na. Naku po, nag-online na nga yung bunso ko. Ayan na. So sabi ko, grabe pala epekto nito. Tapos para bang binibiyak talaga yung ulo mo. Pero walang masama sa Astra. Kung okay pa rin yan. Kasi ibig sabihin, maganda epekto sa katawan. Kasi tinamaan ka talaga. Ibig sabihin, maganda yung na-introduce sa iyo yung, ano, eh, yung strain. Eh, diba? Yung pinaka-ano niya. Eh. Alam mo naman ang... Diba ang vaccine eh, a part of that, yun yung mismong, ano eh, mismong virus para makilala ng katawan mo eh. So salamat sa Diyos, yun na nga. Eh 2 days tayo tinamaan, unang araw ganun, bagsak talaga, hindi talaga maka, ano, para kang talagang merong ano, merong kang kadena sa paa tsaka sa kamay, hindi ka makaangat. Tapos yung pangalawang araw, nakakaupo na ako, ayan, medyo nag-online-online na uli, posting-posting na uli. Pangatlong araw ngayon, eh nakapag-drive na tayo, salamat sa Diyos, kasi papunta ako dun sa aking isang bahay sa Meridian Place, sa Homitel, kasi meron tayong makailangan sikasuhin ng mga negosyo. Kailangan eh. Kita niyo po, ayun na, ito na yung ating ano topic dito. Bakit ko nabanggit yung mahabang introduction na yun? Ang ating topic for today is yung sagot sa sakit o karamdaman. Sagot sa karamdaman ay extra income. Actually, kadugtong to ng mga nauna eh, di ba? Sagot sa love life, nasawi, extra income. Sagot sa lungkot, extra income, di ba? Sagot sa utang, extra income. Ito naman, sagot sa karamdaman, extra income. Ito na yung sinasabing kailangan mo i-multiply yung sarili mo. Kailangan marami ka. Paano yung marami ka? Kailangan ikaw ay hindi lang isa ang nagtatrabaho.
Yung active income mo kasi ngayon, kabayan, kung nasaan ka man sa buong mundo, ayan, may nagmo-motorcade pa. Hello, hello po sa inyo lahat. Ayan, so kung ikaw ay nagtatrabaho, yung kinikita mo sa sweldo mo sa iyong trabaho, ang tawag doon, active income. Ang masakit po nito, wag naman sana ito na nga, hindi naman tayo si Superman na hindi nagkakasakit. Hindi naman ikaw si Wonder Woman na sobrang lakas palagi. Hindi halos tumatanda. Diba, hindi naman pwedeng bahala na si Batman. Ako, nahalata tuloy yung aking mga superhero, DC, no? Talagang halatang edad eh. Diba? Eh, hindi naman ikaw si Flash na napakabilis mong tumakbo at ano, kaya mong bumalik sa panahon. Hindi po ganun. Hindi po ganun, di ba? So, tayo ay mortal. Nawawala sa mundong ito. Humihina. Hindi palagi kalakasan. Ano, bottom line? Pag nawala yung trabaho mo o hindi ka nakapagtrabaho, di ba, totoo po to, real talk. Pag hindi ka nakapagtrabaho dahil sa sakit, naku, wag naman sana. Diba? Or humina na. Hindi na kaya ng katawan. Paano na, kabayan, kung wala kang panalo? Ito na yung sinasabi natin, kailangan paramihin mo ang sarili mo, yung law of leverage na tinatawag. Kailangan madami ka. Kailangan 10 ikaw, 5 ikaw, 20 ikaw, para mas sigurado ka na may kumikita pa rin kahit tumigil ka sa trabaho o kahit mawala yung tinatawag na active income. Ayan na, ano yung solusyon? Ano ba yung sinasabing passive income? Yung tinatawag na napaparami mo ang sarili mo kahit hindi ka nagtatrabaho, kahit natutulog ka, kahit may sakit ka, wag naman sana, kahit nagbabakasyon ka, kahit ikaw ay nag-i-enjoy, kumikita ka pa din. Ano ba yung mga yun? Ano ba mga passive income na sinasabi? Negosyo! Diba? Tuloy-tuloy yan eh. Kayo, kaso, kaano, lalo na kung ang iyong negosyo ay talagang yung ano, yung in demand, tsaka talagang hindi naluluma. Yung all year round meron. Diba? Ano ba yung mga negosyo na ganyan? Tatlo yan eh. Tatlo yung basic needs of man eh. Yung tatlong basic needs of man, doon ka mag-concentrate, doon ka mag-focus. Kasi maraming negosyo na iba, pero ano na yun, yung luho na lang eh, o luxury na lang eh. Itong tatlong basic needs, diba, may S kasi marami, of man, ano ba yan? Unang-una, pagkain, hindi naluluma yan. Kahit anong mangyaring pandemya, kahit anong mangyaring lockdown, kahit anong mangyaring ano, meron at meron pa rin nagbebenta o mabibilihan ng pagkain. Diba, nung nagsarado yan, lockdown, edi nag-online. I-deliver pa sa bahay mo. Diba? Kung talagang lockdown, ay mag-ipon ka na. Siyempre, yung pinagbilihan mo na grocery, di ba't pagkain pa rin yung kanilang binibenta? Ibig sabihin, meron at meron talaga yan, yung negosyo na yan, pagkain. Ano pa? Clothing, yung ano, yung kasuotan. Pero yan, medyo nami-minimize yan kasi hindi ka naman lumalabas na. Yung lahat yung dinner naman na suot mo. Yung ang nalugi nga nung ano, pandemya, actually, yung mga pantalon eh. Tsaka palda. Sapatos, isa pa yan. Medyas, alam na. Basta simula baywang pababa, medyo humina ang ano niyan, negosyo niyan. Kasi ang mga nakikita lang sa online, baywang pataas. So mga sombrero, yung mga blouse, mga t-shirt, mga long sleeves, di ba, na meron ka naman dati, necktie, di ba, yung ano pa, yung coat, di ba, jacket, yung mga ganun. Makeup pwede rin kasi ano yan, kumbaga kailangan, you have to look good pa rin sa online. So yun yung mga ano. Pero hindi pa rin nawawala, ibig sabihin. At yung pangatlo, yung shelter. Ito na, yung bahay, di ba, yung titirhan, yung marerentahan, yung condo, yung ganito, commercial, yung ganyan, whatever, no? Hindi po nawawala. Agricultural, kasi magtatanim pa rin, wala namang makakapigil. Hindi pwede tumigil ang mundo. Di ba? So yun po yung mga magandang negosyo. So doon na tayo sa real estate. Kasi ako po ay licensed broker, salamat sa Diyos. 2007 pa ako ay ano na, broker na. So matagal na po. Computing yun lang, 2022 na ngayon. So ako po ay 2000 pa lang ina-expose na sa real estate. So 22 years na po sa business. Ayan, nahalata ang edad. 42 years old and turning 43, but happy. Ayun. Diba, ito na po. Paano tayo magle-leverage sa real estate? Ito na. Diba, pwedeng unang-una pag meron ka at kaya mo, pwede ka mag-invest. Ayan, medyo lubak lang po yung daan. Sorry po.
pwede ka mag-invest. Let's say, buy and sell ba ang hanap mo? Pwede kang bumili, tapos bibenta mo. Yung may mga tinatawag na subasta. Yung bibili ka ng mga bahay na luma o mga ano na, yung wear and tear na, yung nasira na or napaglumaan na ng mura, tapos i-re-replenish mo, re-restore mo, ano mo, i-tawag dyan, i-re-renovate mo, tapos ibibenta mo ng mas mahal. Pwede. Kasi lupa niya, sa lupa pa lang, panalo ka na eh. Kahit pa ipaayos mo yan, lalo na. Pag pinaayos mo, di lalong tataas value niyan. Alam niyo naman ang real estate, pataas na pataas lagi ang value. Ano pa, pwede ka kumuha rin ng bahay or condo, di ba? Lalo na ang condo, na paupahan naman. Di ba? Paupahan. Kasi marami pa rin nag-uupa. Kasi nga, yung iba nga, karamihan, nawala ng bahay, hindi no? na nakapagulog, nag-uupa na lang. Ganun talaga. In the meantime, tulungan natin sila. Pero pagdating na panahon, syempre, bibili at bibili din ng bahay yan pag nakaahon na. Di ba? Ano pa, commercial, pwede pa rin naman. Kasi hindi naman nawawala yan. Warehouse, di ba? Yung mga warehouse. Kasi dumami yung stock ng mga ano eh. Saan i-stock yung mga order online? Siyempre, ini-stock muna yun sa ano? Sa mga warehouse. So, ang mabenta nung pandemya, mga warehouse. Yung mga marerentahan na pwede lagyan na storage. O, di ba? Ano pa? Pwede ka rin mag-ano nga. Yun nga, buy and sell, di ba? Renta. Tapos, yung ating long-term lease. Yung pwede ka rin JV, yung joint venture na tinatawag. May lupa ka. Gustong gawin ng isang developer na property na subdivision, pwede ka maging joint venture, kahati ka doon, kasosyo pa nila kung ano kinikita ng benta ng ano development, dahil ikaw may-ari ng lupa, pwede ka rin na sharing sa profit. Pwede rin 'yon, joint venture na tinatawag. At simple, yung iba naman tinatago lang nila as asset nila, pinapataas ang presyo at ibibenta pagdating ng araw ng sobrang taas na presyo na. So, dumoble, tumriple, times 10 na. So, ganun po ang maganda sa, pwede rin collateral pa pala. Yun, collateral. Pwede mo gawing collateral ang property mo pag kailangan mo na ng cash. Diba? So, yung iba dyan, nagdi-dispose na rin. Ako, nagdi-dispose na rin ako ng ibang property. Kasi marami naman yan. Para makuha natin yung cash at ma-generate natin. At marami pa tayong magawa na negosyo pa. So, yun. So, marami pong pwedeng gawin. Yun po yung tinatawag na leverage. Maraming ikaw. So, ibig sabihin mo kung meron kang parentahan, isa. Meron kang bahay na house, ano, yung buy and sell, dalawa. Meron kang gagamitin collateral para sa pagkuha ng cash ulit, mag-generate, pangatlo. Tapos yung sahod mo nga, pang-apat. Tapos nag-online-online ka pa, di ba? Lima, ayun na. Alam natin na tayo ay maraming source of income. Hindi lang isa, yung parang pag nawala yung isa, nagbumukbo ka na at naghihirap ka na, hindi ganun. Buti na lang nag-engage ka sa real estate, kaya meron kang paghuhugutan kesa yung wala kang paghuhugutan. O, diba? Yung iba nagbebenta na talaga ng mga properties ngayon, pero hindi sila dapat kinakaawaan. Actually, pinapalakpakan o hinahangaan kasi buti sila nag-action noon. At is ngayon, meron silang i-dispose kesa wala. O anong gusto mo, magbenta ng property at makakuha ng cash na malaki dahil malaki mo na yan makukuha? O nangungutang ka lang? O, saan ka doon sa dalawa? Iba yung umaaksyon. Diba? Iba ang umaaksyon. Yun, mga kabayan, kaya dapat tayo ay umaaksyon. Ano pang pwede? Ito na, yung handog ng ating Rich Revolution and Freedom Business. Pwede ka mag-refer ng mga friends. Diba? Pwede ka mag-refer ng mga friends para ikaw ay kumita ng referral incentive o komisyon. So sa mga bahay na bibili nila, eh pwede ka magkaroon ng komisyon. Kaya another ano yun, another ikaw yun. So yun yung sinasabing dumadami ka. So yung extra income, yun ang kailangan. Kailangan natin gawin yun kasi yan ang sagot sa karamdaman na pag wag naman sana ikaw ay nagkasakit o hindi mo na kaya magtrabaho o ayaw mo na magtrabaho, gusto mo na magpahinga na lang, mag-enjoy na lang sa buhay. Iba pag meron kang extra income. Kaya yun ang gawin natin, mga kababayan. So sa ating mga kaibigan, mga kapatid, mga kabayan all over the world, kung gusto po natin malaman kung paano magkaroon ng libreng negosyo at tayo magkaroon ng extra income, PM lang po sa nag-post nito or nag-share sa inyo na itong link, or kung sa akin naman diretso yan, direkta, PM nyo lang po ako at tutulungan ko po kayo. So maraming salamat po. Sana po meron tayong natutunan ngayon. Good news! So meron tayong mga magandang programa. Libre po ito. PM lang po at tuturuan namin kayo kung paano magkaroon ng passive income at paano maparami ang inyong sarili.
O, di ba? Ang sagot sa karamdaman ay extra income. So maraming maraming salamat po muli inyo. Ito ang muli ang inyong lingkod. Eh, nabubulo na si DJ Double D. Medyo pagod na rin talaga. No? Iba talagang ano natin, tama sa atin ito. Pero hindi tayo mapipigilan mag-share. Salamat po. Ito muli ang inyong lingkod, DJ Double D, para sa ating baka, ang biyahe at kwentuhan. Alamin. God bless everyone and thank you. See you soon sa ating next vlog. Salamat po. Bye-bye. Keep safe.